Magandang hapon sa inyo mga buddy. Welcome back dito sa ating YouTube channel. May i-announce lang tayo at alam ko naman ang ilan sa inyo, lalo na kung ikaw ay BBM supporter, ay napanood nyo na ito sa SMNI. Dahil bukas, April 1, may mahalagang magaganap na event ang mga OFW na sumusuporta kay Bongbong Marcos sa Uniteam, kay Sara Duterte. So, ito ay binalita na rin ng SMNI 2 hours ago na kung saan 35 na mga bansa, mga buddy, ang lalahok sa Meeting de Avance. Lahat po yan ay mga OFW. At napakaswerte natin, nagkataon na tayo ay walang pasok bukas, Friday. So may nag-imbita sa atin. At ito pala ay grupo ng mga BBM supporters dito rin sa Riyadh, Saudi Arabia. Tayo nga po ay bukas dadalo. Kaya abangan po nyo yan, mga buddy. Napakagandang balita po niyan. First time po natin na makaka-attend ng ganitong event na kung saan ay naglalayo na suportahan ang ating kandidato sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. At syempre yung buong Uniteam, no? Kita nyo yan, nagkaroon ng initiative ang mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo para lang maipakita ang pagsuporta kay Bongbong Marcos. So abangan po natin yan bukas, mga buddy. Ito po, ipapanood ko po sa inyo yung ibinalita ng SMNI kanina na kung saan ay binanggit nga dito yung mga bansa na lalahok para bukas, no, sa gaganaping event. At I think makakausap po, no, or mapapanood po ng bawat bansang ito si Bongbong Marcos na maglalahad ng kanyang plataforma at kung ano yung kanyang mga plataforma, lalong-lalo na sa mga OFW na kagaya natin. Panoodin po natin ito, mga buddy. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Alam mo na, tinutukoy ko, 35 bansa lalahok sa April 1 Meeting de Avance ni BBM sa OFW. Balita yan mula kay MJ Mondihar live. MJ, good morning. Mark Jade, magandang umaga. Oy, wala akong alam dyan, ha? Ano sinasabi mo? Pero magkakaroon na, Mike Jade, ng programa ang mga overseas Filipino worker para nga suportahan ang kandidatura ng BBM Sara Uniteam. At magaganap po ito bukas. Milyong-milyong overseas Filipino worker mula sa 35 ibang mga bansa sa mundo ang inaasahang sasali sa Meeting de Avance ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos sa darating na Abril 1. Ayon kay Partido Federal ng Pilipinas, Secretary General Thomson Lantion, kauna-unahang mangyayari sa kasaysayan ng politika sa bansa na magkakaroon ng malakihang Meeting de Avance ang isang presidential frontrunner para sa mga OFW. Gaganapin ito alas 6 ng gabi Biyernes, kung saan makakasalamuhan ni Marcos ang mga kababayan na nagtatrabaho nakatira sa ngayon sa abroad. Sinabi ni Saida Tabao Pukunum, ang chair ng PFP OFW International Affairs, na abot sa 10 milyon ang mga OFW ang nasa loob at labas ng bansa sa ngayon. Ang 1.7 million dito ay mga registered voter na magiging bahagi ng absentee voting na magaganap naman umpisa sa April 10 hanggang May 9 eleksyon dito sa bansa. Si Marcos naman ay mananatili sa isang lugar sa Hilton Hotel sa Resorts World at doon niya makakadaong pampalad via Zoom ang mga kababayang OFW. Magkakaroon na isang maikli ngunit makabuluhang programa kung saan maririnig na ating mga kababayan ang plataforma de gobyerno ni Marcos. Kabilang sa mga plataforma na ilalatag ay ang mga plano niya para sa mga bayaning kababayan na nagtatrabaho sa labas ng bansa, gayon din ang para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ilan sa mga bansang may OFWs na inaasahang dadalo sa Meeting de Avance ay mula sa Thailand, Vietnam, Hong Kong, Macau, Singapore, Brunei, Japan, New Zealand, Australia, Cambodia, Taiwan, Turkey, Cyprus, Switzerland, United Kingdom, Italy, France, Moscow, Armenia at Spain, maging ang mga taga United Arab Emirates, Egypt, Qatar, Jeddah, Kuwait, Oman, Bahrain, Israel, Kingdom of Saudi Arabia, Canada, Chile at marami pang iba. Ayon po dito sa nag-organize po ng event na to dito po sa Riyadh, alauna po ng hapon gaganapin dito po. So diyan sa Pilipinas ay alas 6 na ng hapon or ng gabi.
So, magkakaroon ng konting salo-salo. Siguro may mga programa din, may mga kung ano-ano na ipapalabas dyan. At syempre, ang pinakamahalaga doon ay yung makakausap namin si Bongbong Marcos. Or maririnig namin siya na magsasabi ng kanyang mga plataforma kung ano man yung kanyang plano. Kung siya ay mauupo, ano yung kanyang magiging plano sa mga OFW. At nabanggit nga pala dito na marami siyang gagawing binabalak na plano. Kaya sana suportahan po natin itong programang ito. Ito pong mangyayari na event ito. At nananawagan ako sa lahat ng mga OFW na maka-BBM ay suportahan po ninyo ito. At kung kayo po ay malapit po sa area na kung saan ipagdadausan ang event na ganyan sa inyong bansa, ay pumunta po kayo at ipakita po ninyo ang inyong suporta sa ating minamahal na presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po. Muli, ito po si Iman Supremo, walang iwanan para sa bayan.